Okay, kamusta po ulit kayong mga kaibigan? Si DJ Master Chuck po ulito. Ngayon po ay sasagutin natin yung katanungan ng ibang mga kaibigan natin kung ano daw ba yung ginagamit ko para makapick up ako ng magandang audio, lalo na kapag ako ay nagpe-perform dito sa aming munting garahe o dito sa aking munting studio sa aming garahe. Ibig ko po sabihin ay kung napapansin ninyo, minsan nag-upload ako ng mga video na naglalaro ako dito na yun nga, yung parang nagpe-perform. Tapos medyo maganda yung pick up ng audio. So yun po yung tinatanong ng mga kaibigan natin kung ano daw ba yung ginagamit ko, tsaka kung mamahalin daw ba. Ganun na rin yung ano, yung kung ano yung ginagamit ko ng mga mic sa pag-vlog. O hindi ko alam kung anong gusto nyo itawag dyan. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako po ay hindi full-time na vlogger o full-time na content creator. Alam nyo naman, mas gusto ko lang gumawa ng musika, mag-gig, mag-tatak ng mga damit. Yan po talaga yung gustong-gusto ko lang ginagawa eh. Pero ito pong mga video na ina-upload ko, ay hindi ko po inaasahan to para kumita ng pera. Although may natatanggap tayo na konti sa Facebook at sa YouTube, pero hindi ko po talaga full-time na trabaho to. Kumbaga, kung napapansin ninyo, una ako nagsimulang magturo nung 2008 or 2009. Yun yung mga panahon na una akong, hindi ko alam po, 2008 o 2009, basta nasa ganung panahon nung una ako mag-upload ng tutorial sa pagdi-DJ, tapos sa recording at tuloy-tuloy na hanggang ngayon. So medyo matagal na. Hindi ko po inaasahan gusto ko lang po kasi, although nag-upload ako minsan ng mga video na tungkol sa pamilya o sa mga pinupuntahan namin, pero mas gusto ko po talaga na nag-upload ako ng mas marami na yung medyo makakatulong sa iba kesa yung ayoko masayang oras nila ng kapapanood ng mga walang katuturan na bagay na ginagawa ko. So yun po, yun nga. So ito yung ginagamit ko unang-una sa mic, yung ginagamit ko na pang vlog ay ito. Nabili ko lang po ito sa eBay ng halagang $6. Okay? Pagpasensya nyo nga po pala yung labi ko nagbabalat kasi nagsisimula na naman lumamig dito sa amin. Ngayon po ay December ng 2020. Medyo malamig na naman kaya nagbabalat na naman yung labi ko. Ito yung kamay ko, nagbabalat na naman. So ito po, nabili ko lang ito sa eBay ng $6. Although minsan nakakatulong naman siya sa lakas ng pickup, kasi problema rito pati yung paghihinga mo minsan madali niyang ma-pickup. Kung napapansin niyo sa ibang video, kaya sinasabi ko lagi sa ibang video na pasensya na kayo kung medyo pati yung paghihinga ko talaga napipickup ng malakas kasi masyadong sensitive tong mic na to. Hindi ko na po bibigay yung brand kasi siyempre hindi ko naman marerecommend. Alam niyo naman ako ya, hindi basta-basta nagre-recommenda ng mga bagay na alam ko na hindi ako satisfied. Although okay din naman, pero siyempre ayokong magbigay sa inyo ng baka kapag kayong gumamit ay hindi kayo masayahan. So ito po, nabili ko rin siya sa eBay ng $6. Okay? Tapos yung ginagamit ito po, naririnig nyo ngayon, yan po yung built-in na mic ng cellphone. Alam nyo naman po na cellphone yung ginagamit ko pagka ako'y gumagawa ng mga video ng katulad nito. So yan po narinig nyo ngayon ay yung built-in na na mic ng cellphone. Tapos yung tinatanong nyo po na kung ano yung ginagamit ko na para makapick up ng magandang audio, kaya ito po. Nabili ko lang sa eBay. Okay? Ulitin ko po, nabili ko lang to sa eBay ng wala pa yatang $5. Okay, ito po yung kable na hindi ko alam po ano yung eksaktong tawag niya, pero ito po yung kable na magko-convert ng TRS to TRRS. Ngayon, na-explain ko po yun para magkaroon kayo ng idea. Kung napapansin niyo po yung mga mic ng mga kable tsaka yung mga sa headphones, yung dulo po nila ng mga nabawa yung 3.5 mm, yung basta yung dulo, papakita ko sa inyo mamaya. Ang tawag po sa dulo na gano'n ay TRS. Okay? Ito, katulad po na ito. Ito, headphone. Halimbawa,
Karamihan ng mga makikita nyo sa headphone ay ganito. Focus lang natin. Kung nakikita ninyo, patensya na kung ayaw mag-focus ha. Basta meron lang siyang dalawang guhit na itim kung napapansin ninyo. Okay? Ang tawag po sa ganito ay, tsaka ito, kasama to siyempre, yung mga ano niya. Kaya TRS siya. Tawag po sa ganyo, yung meron dalawang guhit. Magagamit nyo po ito sa mga regular na ano, na sa mga kabitan ng mga, mao sa mga component o sa mga, actually sa cellphone, pwede nyo rin gamitin yung mga ganito. Okay? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung paano makaka-pick up ng ano, ng magandang audio. Nahihilang ako dito sa lobby ko, parang pakiramdam ko, magdudugo na naman eh, dahil daray na naman siya eh. Pasensya na po ha. So yun nga po, ito yung tinatawag na converter doon. TRS to TRRS, okay? So dalawa po yung R nun, TRRS. Yung isa pong pinakita ko sa inyo kanina ay TRS. Ang ibig ko sabihin ng TRRS ay ito. Kaya natin ulito. Ah, ito na lang pala. Okay? So ito yung TRS. Nakikita nyo, dalawa yung guhit. Yung TRRS, kung napapansin ninyo, tatlo. Okay, ito po yun ha. Tatlo po yung guhit niya. So yan po yung magko-convert para magamit nyo sa mic ng mga cellphone ninyo. Sa ibang gamit, hindi ko alam kung anong klase yung kinakabit na kable. Pero kung sa cellphone po, ito po ang kailanganin ninyo, TRRS. Ulitin po natin ha. TRS, meron dalawang guhit. TRRS, tatlo yung guhit niya. Para magamit nyo sa mic ng cellphone. Para makapick up kayo ng magandang tunog. So ang gagawin ko po ay magpa-play ako rito ng tugtog ng hindi nakakabit to. Tapos magpa-play tayo ng tugtog na merong gamit na ito. So gaya nga po sabi ko sa inyo kanina, ito naririnig nyo ngayon, yan po ay built-in mic ng cellphone. So kung magpa-play po ako ng tugtog, ito po yung maririnig nyo. Play tayo ng beat. Pakinggan nyo po maigi, magiging diferensya nila. Ngayon po, gagawin ko, ikakabit ko itong, ito pong kable na to, itong TRS na to, galing po ito sa output ng mixer ko. Dito, kung saan nakakabit yung drum machine, itong tumutugtog na to. So, drum machine, nakakabit dito. Tapos, yung output naman nito, ito yon yung kabilang dulo. Okay? Dalawa yung output na ito eh. So yung narinig nyo ngayon na sa speaker na tumutunog, yun yung sa unang output. Ito naman yung sa pangalawang output na gagamitin natin. So kakabit natin yung TRS dito sa kabilang dulo ng binili ko na TRRS na ano na converter. Ngayon, meron po nabibili na ano yung hindi naman dalawa kasi katulad na ito, dalawa yung kabilang dulo. Yung kabila po niya, kung makikita nyo, meron nakalagay na headphone na ano, na logo. Okay, yung sa kabila, mic. Okay, pasensya na kung hindi nag-focus yung camera natin ha. So, yung sa headphone po, hindi po natin gagamitin yan. Okay, so gagamitin po natin yung sa mic. Meron po nabibili na ganito lang, yung direkta na siya. Okay, nang wala nang sa headphone. So, kakabit natin dito yung mula dun sa output ng mixer. Papunta dito sa input, okay, ng mic. So ngayon, nakakabit na siya. Gagawin ko, magpa-play ako ng tugtog. Pakinggan nyo, magiging diferensya. Tapos, tatanggalin natin uli. Okay? Ulitin ko po, ito narinig nyo na audio ngayon ay galing sa built-in ng ano, ng mic ng cellphone. So, pakinggan nyo po yung magiging diferensya. Ngayon, kakabit natin to. So ngayon, tinanggal ko uli. Yan uli yung sa built-in na mic ng cellphone. Ngayon, kakabit natin uli.
Okay, so kung nakikita niyo po, narinig niyo minsan na maganda yung pickup ng audio pag ako yung i-perform dito, yan po yung ginagamit ko. Ganyan lang po kasimple. Isang mumurahing kable mula sa eBay. Tapos pag nag-vlog naman ako, ito yung ginagamit ko, isang mumurahing na mic. Ngayon, kung talagang full-time vlogger kayo, o gusto nyo maging full-time vlogger o content creator, syempre mag-invest kayo sa gamit ninyo. Pero sabi ko nga po sa inyo ako kasi, ayos lang sa akin mga ganito, importante naiintindihan ng mga tao tsaka nakakatulong ako sa kanila o yung mga ginagawa ko o yung mga pinapakita ko sa kanila o sa inyo. So ganyan lang po, simple yan. Ito po, kailangan nyo lang ng ganito, ng converter from TRS to TRRS. So yun po yung mga gamit nyo para sa cellphone. Okay, pakita po natin ulit yung palatandaan. TRS, dalawang itip yung guwet. TRRS, tatlo. So yan po kailangan nyo para makukuha ng magandang pickup ng audio sa cellphone ninyo. Ito po narinig ninyo, inalimbawa ko lang po ito. Kung kayo po yung magpa-podcast, halimbawa, o magla-live na gusto nyo may maganda kayong pickup, tapos gusto nyo, halimbawa wala kayong mixer, kahit mic lang, pwedeng ganito rin ang gamitin ninyo. Halimbawa gusto nyo mag-live, tapos yun nga lang, medyo kailangan nyo ng magandang mic na magandang pickup ng mic. Pero okay na po yun. Ganito lang. Kung magpa-podcast kayo, simpleng gamit lang po kailangan nyo. Okay? So, sana po nakatulong to sa inyo. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo. Alright? Maraming salamat po sa patuloy nyo pagsubaybay. And God bless you all. DJ Master Shop. Peace.